Ayun guys, kain muna ako. Gugutin ako, magkamina na ako. Labas kamay. Ang ulam ko. Ipon tsaka nukma. Daming kanin. Parang pang dalawang araw to ah. Makan lang. Macam untuk dua hari ini makanan. Pikir mungkin tidur di keli ba? Kaya siguro doon ako kakain at matutulog sa ano. Sa keli. Putang na tawag dito sa ipon. Piniprepare na lang sa kusina, tapos pwede dyan, dinampot ko na lang. Dalawa kasi kami nagpupunta sa Proverpol. May kanya-kanyang baonan. Dito kung siyang kanabutan ng ano. Orsang kainom. Papalaban ako kumain ng kanin. Dati hindi na kumakain ng kanin marami. Sobrang gutom kasi. Lintak na anghang. Pero lintak na sarap din. Kanina kasi iniwan ako dito. Di sa makaya ako doon sa driver seat. Driver seat. Tapos bigla ako umalis pala ang driver. Sino magdadrive? Lipad ako rito. Ang daming kalokohan ni Hendry. Tapos habang nagbibidyo ako, makita ko ng mga nasasalita ako. Makakala nila may kausap ako. Nagbibidyo kasi. Mahirap dito pag nasiraan mga ganyan. Kahirap ng trabaho. Anim ang driver. Kahapon nagkarga yung isa. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Nasiraan yung dalawa. Nasadaan yun ang magagawin ni ano, na isa. Nasira yung trailer. Kailangan ibaba yung sasakya. Yung karga na mga troso. Tapos magpapalit ng trailer. Kasi may spare kami dan truck doon sa workshop. Ayun ang ginawa ng chief mechanic. Parang pinuload niya isang trailer doon na available para ipapalit yun sa sira. Ngayon, ang utos naman ni Mandor, o ni Manny Foreman, maghintay yung loader, ang tawag doon. Para pag dumating yung risk ko, na galing kami sa 45, 50, mga 65, 60, mga 50, kasi 45 yung
Timpang. Mga more or less 52. Ah, 65 na. 65 kilometers. Doon yung kampung na yun. Doon yung nang... Nabalitaan na Ebola daw yung nagkaroon ng outbreak doon sa Ebola. Parang nakakatakot din. Pero kunwari lang ako na hindi ko nandiyo, ako natatakot. Ganun talaga ang buhay sa... Pag nag-abroad ka, di part na yun ang ano mo. Tatakot ka, hindi ka matutuloy mag-abroad. Gusto mo mag-abroad, magdadalawang isip ka. Kesa may gera doon. Sa Taiwan naman, nababalitaan. Sa Taiwan, may tension na naman daw. Pero paano kung mag-abroad ka, pupunta ka Taiwan, titigil ka. Ibig sabihin, diniscourage ka na naman. Siguro, sawa din ang Diyos at kung ano, talagang lulubin. Kung talagang para sa iyo, di makakalis ka. Ganun mga nag-abroad. O dito, may nga nabalita na yung lugar na palang dito sa kung bago kasing camp na ito sa totoo lang. Bago ito gawin, and actually, naririnig ko na may nagsabi, some part na malapit dito, yun yung nagkaroon ng outbreak sa Ebola noon. Tagal-tagal na. Pero sabi nila, ligtas na lahat. Ibig sabihin, clear naman. Yun nga lang, yung pangamba ay hindi maalis. Nagtataka na gaano ang lahat ngayon. Pero sige lang. Ganun talaga. Kaya kwento ko, naparami ka ito. Yung lugar na pinuntahan niya, yung Incheon, at saka sa unahan na yun, hindi ko masabi kung anong pangalan na yun. Village. Doon nagkaroon ng outbreak. Kahit dito sa Injoko. Dati raw nagkaroon din ng ano rito. Mga 2003, 2004, 2005. Nagkaroon ng Ebola outbreak. Patay lang halahat lahat ng mga villagers. Kasi hawaan, mabilis ang paghaba nun. Yun nga, sumakay ako dito tapos sasakay ako para maghintay ako ng maandar. Without knowing, eh, wala pala ang driver. Ako din pala magdadala. Kaya, yun, nalagay ko sa unahan. Okay guys, baka yung natira kong to, pag nagutom uli ako mamayang hapon. Okay na muna ako. Wala nang kakita sa akin, nagsasalita ako mag-isa.